Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nagpaulan po ha, sa ilang bahagi ng bansa, lalo dyan sa Mindanao nitong mga nakaraang araw. Dominante ngayon sa bansa yung easterlies, yan yung warm and humid wind na galing pa po dito sa may Pacific Ocean, tatawid ng Philippine Sea, at yan yung magdudulot ng maalinsangang panahon. At may chance rin ng ulan, mga kapuso. Sa rainfall forecast ng Metra Weather, may hanggang katamtamang ulan dyan sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Bukas siya ng umaga. Pagdating ng hapon, may pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Bicol Region. Yan yung mga hanggang katamtamang ulan. Rehiyon ng Mimaropa, maging sa mga probinsya ng Benguet, La Union at dyan sa may Isabela. Sa Visayas, umaga pa lamang may chance na ng ulan. Sa Samar and Leyte provinces, posibleng ulanin pa rin po ha, ang maraming bahagi ng Visayas pagdating ng hapon at kuminsan may mga malalakas na ulan. May ulan din dyan sa Caraga Region bukas ng umaga at pagdating ng hapon, buong Mindanao na po mga kapuso ang makakaranas sa mga pag-ulan at may mga malalakas na ulan dahil sa mga intense thunderstorms yung nakikita niyong pula at orange, kaya maging handa po sa banta ng baha o yung pagguho ng lupa. Magpapatuloy naman ang napakainit na panahon dito sa Metro Manila. Ang init factor o yung mararamdamang init, posibleng umabot ng 39 degrees Celsius. Pero may mga kapuso, ha, may mga chance pa rin po ng localized thunderstorms, yan yung mga pagkulog-pagkidlat sa hapon o gabi, posibleng dito sa may Camanava area. Yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.